At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Karera sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Pare, dito na pala tayo sa tapad ng barangay hall. Ha? Dito na lang ako isa pa din ng barangay hall. Sige pare, nahihihin na rin ako. Sige. Ay, buti naman at natyamban ko kayo, mga animal kaya! Ha? Si Kapitan, nakita tayo. May dalang baril. Babarilin tayo. Mga mandaraya kayo, dinayan nyo ang barangay. Puno na ang salop. Kaya dapat nang kayong kalusin. Kapitan. Wag. Wag. Aray ko. Aray. Kapitan. Magulos dili ka. Huwag mo kami tuluyan. Para ngawa mo na. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Oo, magkaibigan naman tayo. Magunos dili ka. Wala kaming kasalanan sa'yo. Kapitan. Mabait naman kami eh. Anong mabait? Anong walang kasalanan, ha? Hindi na yan yung barangay. Sabi niya, kunti lang ang kinikita ninyo. Kausap ko si Kagawad Panol. Sinabi niya ang totoo sa akin. Si Kagawad Panol. Nakausap mo. Kukuhan, Kapitan. Ganito kasi yan, Kap. Magpapaliwanag kami. Oo, Kap. Magpapaliwanag kami. Pakinggan mo naman na kami. Pare, hindi talaga mapagkakatiwala ng Kagawad Panol na yan. Sige. Gusto niyo pang mabuhay? Kung gusto niyo pang mabuhay, dagdagan ninyo yung ibinigay niyong 3,000 sa barangay. Magkano bang gusto mong idadagdag namin, Kap? Magkano? Sabihin mo lang at bibigyan namin. Dublin niyo ang ibinigay ninyo. Kung di, mapapatay ko na kayo sa gabing ito. Huwag, Kapitan. Sige, bibigyan ka na namin ng kahit 5,000. Oo, Kapitan. Kahit ngayon na namin ibibigay. Ayan yung 5,000. Sige, 5,000 na rin ang ibibigay ko. Ayan ka ba? Sige. Kunin mo na kahit wala nang matira sa amin. Mabuti na lamang. Yan ang gusto ko. Yubo ko kayo sa akin. Kung di, papatayin ko kayo. Atin na ngayang pera. Yan na kayo. Papapare, mabuti na lang at tanga si Kapitan ano. Kung hindi, patay tayo, pare. Alam mo, kinabala ko, pare. Akala ko kung alam na niyang yung nilikom tayo ng 200,000 sa karera natin. Tanga, pare. Tanga. Ganyan ang gusto ko sa'yo, Bayaw. Huwag kang magbadaig sa mga mokong na yun. Iba akong magalit, Bayaw. Huwag punuin ng salop dahil kakalasan ko sila. Ganyan. Magpakatapag ka, Bayaw. Huwag kang matakot. Lalo na ang asyong na yun, ang yabang. Oo nga, Bayaw. Siya nga pala. Si Paseng, hindi mo ba napansin, Bayaw? Hindi, Bayaw. Bakit ba? May iniutos ka ba sa kanya? Kahapon ko pa inutusan, Bayaw. Pero hindi pa nakabalik hanggang ngayon. Ano bang iniutos mo sa kanya? Baka naman malayo ang pinuntahan, kaya wala pa siya.
Inutusan ko lang na alamin niya kung bakit maraming dumadaan na sasakyan kahapon. Eh, nako, kahapon pa pala. Eh baka naman may masamang nangyari sa kanya. Ha? Eh baka nga na. Eh Pineng, nasaan si Benito? Tawagin mo nga. Utusan kong hanapin si Paseng. Dahil hanggang ngayon, wala pa. Sige. Iiwan ko muna kayo dito, Cap. Vice Mayor Agaton. Tatawagin ko si Benito. Naka. Kinakabaan na ka. Ano kayo nangyari kay Paseng? Delikado. Baka totoo ang inginala ni Bayaw. Problema na naman ang pagpapalibing sa kanya. Mababawasan itong pera na nakuha ko kina Kagawad Asyam. Wala akong pera kapag dumating si Veronica. Makikipag-date sa akin. Naka, paano kaya ito? Ay, anong Paseng? Okay na ba yung binigay kong pera sa'yo? Oo, Kagawad. Matagal na akong gypsy bee. Ngayon lang ako nakahawak ng 5,000 pesos. Ay, ganun ba? Alam mo, Paseng, kung makikisama ka sa akin, hindi lang yan ang mahahawakan mong pera. Paano kung malaman niya na magkikialim ako sa inyo? Magagalit yun. Huwag kang mag-alala, huwag kang magpahalata. Basta, manmanan mo lang. At sasabihin mo sa akin ang lahat ng kilos ni Kapitan, ha? O ano, kaya mo bang gawin ang pinagagawa ko? Sabihin mo lang kung hindi mo kaya. At hahanap na lang ko ng iba na gagawa na magtitik-tik kay Kapitan. Oo, oh, ito pang 2,000. Oh, karagdagan sa binigay kong 5,000. Okay na ba yan? Ha? Ay, oo. Okay na ito. Sige. Bayag na akong maging tik-tik. Kung anong utos mo, gagawin ko, Kagawad Asyong. Pare Asyong, nasalubong ko si Paseng na parang tuwang-tuwa. Ano bang nangyari? Ayos na, pare. Wala na tayong problema. Kasama na natin si Paseng ngayon. Ang ibig mo nga sabihin eh, pumayag na siya na kakampi sa atin. Ay, oo, pare. Pinatitiktikan ko sa kanya si Kapitan. Na lahat ng gagawin niya, sasabihin ka agad sa akin. Ganun ba? Oo. Ayos yung naisipan mo, pare. Bilib na bilib na talaga ako sa'yo. Huwag ka nang tumawa, pare. Para kang tuko naman eh. Alam mo, nung binigyan ko ng pera, tuwang-tuwa. Ngayon lang daw siya nakahawak ng ganung kalaking halaga. Magkano ba ang ibinigay mo sa kanya? Bali, 10,000 lahat. Oo. Halos lumuhod sa akin sa tuwa, pare. kaya pala masayang masaya na nasa lubong ko. Abot hanggang tainga ang ngiti. Ngayon, ang isusunod natin kausapin, pare, sila Bilito at Ambren. Oo. Iisusunod mo silang kakausapin? Oo. Sa palagay mo, papayag kaya ang mga iyon? Nakaw, para ka namang wala bilib sa akin. Kung si Pasinga pumayag eh, sila pa kaya? Hindi rin nakakahawak ng malaking halagang mga iyon. Kaya bigyan lang natin ng 2,000 yon, baka magtatalo na sa tuwa. Ayos. Sige, para wala nang matira kay Karyong. Oh,
kukontrolin natin ang lahat ng mga kilos niya. Ha! Paiikutin natin sa palad natin si Karyong. Na lang. At palagi kang ngayon dito sa Barangay Hall, Darwina. Kundi, mapapanis ang laway ko. Ay, nak. Tumawag sa akin si Veronica, no? Ang sabi niya, matatagalan pa raw sila doon sa seminar nila sa Tagaytay. Kaya nakiusap sa akin na dadalo-dalawid daw kita. Baka kung ano ang binabalak kawin sa'yo ng mga pasaway na kagawad na yon. Ganun ba? Oo! Salamat naman. Sa inyong dalawa, dahil may malasakit kayo sa akin. Teka, wala ka bang napapansin dito sa Barangay Hall? Ha? Ay nako, wala naman. Bakit? May napapansin ka ba? Oh, ano yun? Parang tahimik si Pasing ngayon. Dati, laging nakikipag-usap. Ngayon, umiiwas. Ay, oo. Napansin ko rin pala. Ano kayang nangyayari sa kanya, no? Ewan ko ba? Palagay ko, may problema siya. Kaya pagdating niya, kausapin natin. Kawawa naman ano? Siguro malungkot. Dahil pinagalitan naman ni Kapitan kanina. May kasalanan siya kasi. Kaya pinagalitan ni Kapitan. Ay! Naku! Baka yun ang dahilan. Kaya tahimik siya ngayon, ano? Hindi. Ha? Kahapon ko pa napapansin na tahimik eh. Kaya kausapin natin mamaya. Baka kung ano na ang problema niya. At matulungan natin. Kawawa naman. Ha? Pining? Tumingin ka sa labas, oh. Si Pasing. Kausap ni Nakagawad Asyong at Kagawad Adong. Ha? Oo nga. Tinan mo. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Ano kaya? Bunjay. Oh. Narinig mo ba yung narinig ko? Ay, oo, Lola. Kinausap nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong ngayong tatlong CBO. Ay, oo. At narinig ko na sinabing aanib na sila. Kakalas na raw sila kay Kapitan Karyong. Oo, narinig ko rin yun. Malas ni Kapitan. Wala nang maiiwan na CBO sa kanya, Lola. Eh, Bunjeng. Oh! Eh, samantalahin na natin ito. Alam ko na yung iniisip niyo, Lola. Matakot naman kayo sa Diyos. Ayaw ko nang magnakaw. Ay, tanga! Ha? Hindi tayo magnanakaw. Ano yung sinabi ninyong kwan sasamantalay natin? Di ba magnanakaw ulit tayo? Ay, tanga! Aray ako! Ulitin nyo, Lola. Hindi ako tinapal. Aray ko! Ay, buti pa! Bakit niya ako sinampal? Kasi tanga ka eh. Halika na nga. Punta tayo kay Kapitan. Dalian mo! Sa kanya ulit tayo kakampi. Kakalas na tayo kina Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Sige, Lola. Ikaw pala, Kagawad Gusting. Pumasok ka. Marahal na aga sa iyo, Vice Mayor. Si Kapitan, andito ba siya? Wala si Kagawad. May meeting ang mga punong barangay ngayon.
Eh, bakit? May problema ba? Eh, oo, Vice Mayor. Kailangan makapag-usap kami kagad. Dahil may malaki na namang problema sa barangay. Ano? Problema na naman? Eh, paano yan? Wala siya. Eh, hintayin mo na lang na dumating. Eh, pero Vice Mayor, kailangan malaman niya kagad ito. Eh, bakit? Anong problema ba yan, kagawad? Pwede bang sabihin mo rin sa akin? Ayo, Vice Mayor. Eh, kasi ganito, yung tatlong CBO namin, tinrider na naman si Kapitan. Ano? Si Veronica. Matagal pa raw sila sa Tagaytay. Namimiss ko na ang babaeng yan. Ha? Baka si Punyang yan. Walang hiya. Eh, hindi nakalat yan. Pumasok ka na. Ay, Kapitan. Madi, ha? Eh, pwede ka bang makausap? Oh, Kapitan. Gusto ka naming makausap. Eh, kayo pala. Mga buwisit kayo. Umalis na kayo dito. Huh? Kakampi kayo ni Judas Barabas Satanas. Eh, Kapitan. Mahalaga itong sasabihin namin sa'yo. Anong mahalaga? Anong kailangan ninyo? Sabihin nyo na kagad. Dahil ayaw kong maistor mo. Dahil marami akong iniisip. Eh, Kapitan. May kasama ka na Tridaur. Kapitan. May traitor kang kasama. Eh, sino naman yung sinasabi ninyong traitor sa akin? Ang asawa ko? Ay, nakaw. Okay lang na mag-traitor siya. Gusto ko na siyang hiwalayan eh. Hindi ang asawa mo, Kapitan. Opo, Kapitan. Iba. Opo, hindi ang asawa nyo. Hindi si Aling Punyang. Ang bait-bait kaya ng asawa nyo. Eh, kung hindi si Punyang ang sinasabi ninyo, aba, eh, sino? Eh, Kapitan, ang tatlong CBO ninyo na sila Ambreng, Binito at Paseng. Ang mga CBO ka? Eh, bakit? Anong ginawa nila? Bakit nyo nasabing tinraidor nila ka? Eh, Kapitan, hindi mo ba alam na lagi silang pumupunta sa bahay ni Kagawa Dasyok? Nakikipag-inuman sila doon. Opo, Kapitan. Kumampi na silang talo kina Kagawad Asong. Hindi totoo yan. Totoo ba yan? Mapapatay ko ang tatlong yan. Mapapatay ko sila. Pero pag nagsisinulangalin kayo, kayo naman ang kakatayin ka. Yan ay malaking problema na kakaharapin na naman namin ni Kapitan Vice Mayor. Nabola na naman nila yung tatlong CBO. Sobra na talagang perwisyo ang ginagawa ng Kagawad Asyong na yun sa bayaw ko. Naawan ako sa kanya. Pababayaan ko lang siya. Baka magtagal nang nabilang ko ang bayaw ko. Dahil gusto na niya talagang patayin si Asyong. Eh, alam mo Vice Mayor, kung pwede rin sana eh. Hindi ko na sasabihin sa kanyang pag-traidor ng mga CBO dahil baka atakihin siya sa puso. Ayaan mo, Kagawad Bustin. Ako ang bahala. Pupuntahan natin sa barangay hall ngayon dahil nandoon na pala siya. Eh sige, Vice Mayor. Sasama ako. Sige. Mas maganda kung sasama ka para maipaliwanag nating mabuti sa kanya ang ginawang pagta-traidor sa kanya ng mga CBO. Halika na, Kagawad Gusteng!
Pinapatawag niyo lang ako. Ano mo bang may lilingkod ko sa inyo? Eh, maupo ka, Paseng. Salamat, Kapitan. Paseng, nakikita mo ba itong hawak-hawak kao? Opo, Kapitan. Baril po yan. Ibig sabihin, nalilingkaluhan mo ko ng baril. Salamat, Kap. Salamat. Anong ririgaluan na sinasabi mo? Ito ang gagamitin ko para patayin kang traitor, kang animal ka! Huwag, Kapitan! Huwag! Huwag! Kaya ni Kapitan Carlong ang buhay ni Paseng. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Karera sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Carlong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Carlong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!